Ohana family. I am recording this video in the midst of this coronavirus pandemic. I know most of you ay naka under community quarantine. Although dito sa Dubai hindi pa naman. Although kahit kami mismo nag-minimize na kami ng paglabas, no, so that we can help in our small way para hindi na siya lumaganap. We want to make sure na kahit hindi tayo masyado nakakalabas, nowadays tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. We feel na mas magiging productive yung pag-stay ninyo sa loob ng bahay kung we'll be uploading videos as such para yung pag-aaral natin about our finances habang hindi pa regular yung activities natin ay tuloy-tuloy pa rin. We hope that you are safe kung nasan ka man ngayon. Stay productive, stay positive. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagsunod sa protocols para soon enough maka-recover tayo from whatever it is that is happening. So we stay connected, we stay communicated through videos like this. Maximize lang natin yung technology, whatever it is that we can do para tuloy-tuloy kung ano man yung ginagawa natin sa IMG. Kung titignan natin yung market ngayon, I'm not sure kung naka-follow ka dun sa Rapper official page sa Facebook ni Rapper, but kung titingnan natin, no, yung market ngayon talagang down. This is very obvious because of whatever is happening right now, talagang bababa yung market. And if you are an IMG member, I'm sure that you know what you have to do right now. This is time na talagang ma-appreciate mo na nagtipid ka, no? Hindi mo pinili yung mga hindi mo naman kailangan. So you have an extra money para pang-invest ngayon. Kasi nga, on sale halos lahat, if not all. Kung titignan ko yung NAVs ngayon, net asset value per share, and even kasi we're investing also directly in stock market, mo, kaka-check ko lang ngayon, ang price ng Jollibee shares would be 120, 121. You know, now is 2020. I started in IMG 2012. Looking back, 2013, halos ganito yung presyo. And hindi ko in-expect na babalik siya sa ganito. So this is actually the best time. Although we're praying this will end soon, but let's just make the most out of it. Diba? I-maximize natin kung ano yung pwede natin gawin. This is the best time for you to invest. But of course, I'd like to emphasize na do not sacrifice your emergency fund. Your emergency fund should be for your emergency purposes, no? But anything in excess to your emergency fund should be invested right now. Okay, so timely. Itong video that I will be recording right now is our workshop number 4, which is about building wealth and asset accumulation. So, diretso na tayo, di ba? Okay, kilala nyo naman kami. You know that through videos like this, we want to continue educating you together with my husband, Andrew. Tuloy-tuloy lang kami sa pag-educate because these are the things na napag-aralan namin since 2012 at gusto namin i-impart sa inyo. Right now, gaya ng sabi ko, no, with whatever is happening, we are very confident kung ano kailangan natin gawin about our investment. So, gusto namin i-share sa inyo kung ano man yung mga pwedeng gawin right now. Okay, so with this financial coaching, you will learn the following. First, to live with a better understanding of how to earn a reasonable rate and return on your resources. So, ngayon, kung inalagay mo yung pera mo sa investment, dapat titingnan natin, maganda ba yung rate of return? Pangalawa, to appreciate the effects of time and taxes on your assets growth. To be able to understand some of the differences between mutual funds and other instruments. As you know, marami namang investment instruments, right? But kami personally, talaga minamaximize namin yung mutual funds because, you know, we are very busy. And the easiest way for us to invest is through mutual funds kasi managed fund siya, yun, di ba? Yung pag-aaral na hindi namin, wala kami enough time to do, pinapaubayan na namin into the experts. However, we also have stock market investment but we're only investing through money cost averaging and also only in big companies. And then, to know the differences between active and passive management of your resources. And lastly, to understand how to take care of your children and their college university needs in the future. You know, ito yung common na tanong sa atin dito, no? Lalo na yung mga first time umaten sa IMG. Meron bang educational plan si IMG? But because of the learnings and the financial concept of IMG, natutunan natin that the best way para paghandaan natin yung college fund na ating mga anak is through investing. Para ma-maximize, lalo na kung medyo malayo pa sila dun sa college days nila, no? Para ma-maximize natin yung pwedeng kitain ng pera natin.
Okay, so it's never too late to build wealth. Regardless of your age, for as long as you're earning money, it's never too late. Ang pinaka-importante, mag-umpisa ka. So understand the wealth formula. Ano ba yung wealth formula? So, ang mga positive should dyan should be money, time, rate of return. And then ang mga negative dyan should be inflation and taxes. Ang equivalent niyan would be wealth. Sabi dito, building wealth is a mathematical problem. Pero hindi naman siya mahirap na mathematical problem. Hindi kagaya ng mga pinag-aralan natin nung college tayo or even nung high school, trigonometry or physics. Hindi siya ganun. Napakasimple lang. So if you can increase the pluses, ano ba yung mga pluses? If you can increase yung money, your time and rate of return, and decrease the minuses, like inflation and taxes, your wealth will grow. If the minus are bigger than the pluses, you will lose money. So, tignan natin na yun, no? Evaluate mo, nasan ba yung pera mo ngayon? Mas mataas ba yung minuses or mas mataas ba yung pluses dito sa equation na to? So, kung tama yung nakalagay dito, mas mataas yung mga pluses as compared dun sa minuses, ibig sabihin, you're definitely building wealth. But if it's the other way around, so meron tayong kailangan i-correct. Okay, let's compare. Number one, si Mr. Save Early. So, si Mr. Save Early, parang kwento ko to eh. Kasi when I was invited, actually, in-invite ko yung sarili ko, no? But when I first attended in IMG, I was at this age, 25, 26. And then that's when I started to invest in mutual funds. So, si Mr. Save Early, naimbitahan siya, say, for example, sa IMG. So, nag-attend siya ng membership orientation. And then, natutunan niya how to invest in mutual funds. So, from age 25, dahil nagtatrabaho siya, nag-invest siya ng 20,000 per year up to the age of 30. So, every year, consistently, cost averaging 20,000 per year, dire-diretso yan for the next 1, 2, 3, 4, 5, 6 years. And then, meron siyang kaibigan, si Mr. Save Later. Nung natutunan niya yung pag-invest sa mutual funds, in-approach siya si Mr. Save Later. Sabi niya, pre, alam mo, may natutunan ako sa IMG. Maganda pala mag-invest sa mutual funds. Bakit hindi mo pag-aralan at subukan mo rin? Kaya lang, ang sabi ni Mr. Save Later, sige, ikaw munang mauna. Kapag kumikita ka na ng pera, mag-i-invest din ako. So, ang ginawa niya, naghintay siya ng 6 years. Okay? Nung huminto na si Mr. Save Early, kasi nakita niya, no, kahit hindi pa siya nag-umpisa, tuloy-tuloy lang ng pag-i-invest si Mr. Save Early. So sabi niya, siguro talagang maganda yung sinishare niya sa akin. Umpisahan ko na rin. So ang nangyari sa kanya, at the age of 31, ginaya niya kung ano yung ginawa ni Mr. Save Early. Nag-invest din siya ng 20,000 for the next 6 years. So pag age niya ng age 36, nag-stop na siya. So pareho sila ng ginawa. 20,000 per year consecutively for the next 6 years. Pero tingnan natin yung naging earnings ng investment ni Mr. Save Early. Si Mr. Save Early, pagdating ng age 60, ang value na ng investment niya ay 5.4 million. Tingnan natin, ganun din po kaya yung kay Mr. Save Later. Diba, pareho lang sila ng ginawa. 6 years, dire-diretso, 20,000 ang in-invest. Tingnan natin kung pareho ng kinita yung pera nila. Okay, accumulation. Si Mr. Save Later, pagdating niya ng age 60, ang value lang ng investment niya ay 2.7 million. Kalahati yung diferensya. Napakalaki, no? Bakit kaya ganun? Pareho naman sila ng ginawa. Pareho naman sila ng amount na in-invest. Pero bakit mas malaki yung naging accumulation ng investment ni Mr. Save Early? Kung babalikan ko po yung formula kanina, sabi doon kanina, positive should be time. Alam niyo po, malaking factor po sa investment ang oras. Nung time na nag-umpisa si Mr. Save Later at the age of 31, yung investment ni Mr. Save Early ay nag-accumulate na, kumbaga kumikita na. So 6 years na yung nakalipas, huling-huli na siya. Yun po ang dahilan kung bakit kalahati yung naging diferensya ng kanilang investment. Okay, pareho po silang 120 yung naging contribution. Pero ang major difference nila is yung time para i-grow yung investment. So every year you delay your savings, cost you millions over long term. Hindi ka pa ba nag-umpisa sa investment mo? Huwag mo na yan i-delay. Malaki po ang perang nawawala sa inyo. Okay, third person is si Mr. Catch-up.
So, ang ginawa ni Mr. Catch-Up, dahil alam niyang late na siya nag-umpisa, hindi siya 6 years lang nag-invest. Nag-invest siya ng 20,000 from age 31 up to the age 60. Diba? Mas mahabang panahon yun. Tingnan natin kung napantayan ba niya yung in-invest ni Mr. Save Early or mas lumampas pa siya. Tingnan natin yung accumulation. 5.3 million. Diba? Mas mataas pa rin po yung kinita ni Mr. Save Early. Kahit mas marami pong in-invest si Mr. Catch Up, magkano po yung total contribution niya? 600,000. Compared to kay Mr. Save Early, 120,000 lang. Alam niyo po, ganun po ka-importante ang time in terms of investing and investment. Gusto ko rin pong idagdag no, as a reminder. Kapag nag-i-invest po tayo, napaka-importante po na kailangan natin bigyan ng enough time para mag-grow po yung investment natin. Hindi po pagkalagay natin ngayon, ang una natin iniisip is, kailan ko kaya ito pwedeng makuha? Alam mo, marami kami nakakausap na ganyan. Hindi pa nag-uumpisa ang unang tanong, kailan pwede makuha yung investment ko? Pero we understand, because the lack of confidence at the beginning and lack of enough financial knowledge, kaya ganun yung unang tanong. But I'd like to take this opportunity to remind you, alam nyo po, parang pagtatanim lang yan eh, di ba? Hindi naman pagtatanim mo ngayon ng halaman or ng prutas, bukas aanihin mo na yung bunga, di ba? So, kailangan po niya ng enough time para lumago yung investment natin. And the earlier na pwede tayong mag-umpisa, much better. Napaka-klaro naman po dito sa figures na pinakita natin. So, what do the wealthy know that average people don't? The magic of compound interest, rule of 72. Ilang beses natin itong diniscuss. I believe we've discussed this in the membership orientation, sa mutual fund investment, diniscuss din natin yan. This was formulated by no other than Mr. Albert Einstein. Napasimple po nung formula. Rule of 72, 72 is constant, divided by the interest rate. You will know how many years it will take for your money to double. Ilang taon bago dumoble yung perang in-invest mo. So, halimbawa, no, ang pinaglagyan mo ng investment mo ay nagbibigay sa'yo ng 2% na interest rate per year, kada taon. So, kung 2% ng interest ng investment mo per year, it doubles every 36 years. Kung at the age of 29, naglagay ka ng 100,000, kumikita siya ng 2% per year, at the age of 65, ang value niyan is 200,000. Because 29 plus 36, that's age 65. So, dun yung time na dodoble yung 100,000 mo. Okay? As to compare kung sa 12% ang interest rate per year. So, kung 12% per year po ang interest rate, syempre mas mabilis, di ba? So, it doubles every 6 years. So, kung age 29 ka, naglagay ka ng 100,000, kumikita siya ng 12% per year. So, ang value niya at the age of 65 is 6.4 million. Napalaking diferensya po, di ba? Magkano yung difference? 6.2 million. Ano lang po ang kakulangan kung bakit ganun kalaki yung perang nawala sa atin kung dun tayo sa 2% nag-invest? Simply because hindi natin pinag-aralan sa 12%. But as you know, in IMG, napakadali po natin ma-access sa 12% na yan. Kung hindi mo pa alam, balikan nyo po yung video namin about mutual funds. Very clearly po in-explain doon saan itong 12% na ito. Diba? So, gusto mo bang mawala ng 6.2 million? Siyempre hindi. Alam niyo po, kung hindi kayo nag-invest at 12%, ganun kalaki po yung perang nawawala sa inyo. As to compared yung sa 8% naman. So, kung sa 8% ka naglalagay, it doubles every 9 years. So, kung age 29, you have 100,000 at the age of 65, ang value niyan is 1.6 million. Compared to 12%, mas maliit pa rin siya, di ba? So, just for illustration purposes, pinakita natin yung differences. 2%, 8%, 12%. Now, my question to you. Saan mo nilalagay yung investment mo ngayon? Sa 12% ba? Sa 8% ba? Or sa 2% ba? With this illustration alone, alam mo na kung kumikita ba yung investment mo or nawawalan ka ng value ng pera. So, the difference between 2% versus 12% is 6.2 million. So, time, rule of 72. The difference between 8% and 12% at 65 is 4.8 million. What happens at 12% if I stop 8 years too soon or start
start years too late. So I lose 1.6 million. So what are you earning on your savings? Ayan yung tanong mo kanina, di ba? Kung saan ka naglalagay ng pera ngayon, kumikita ba siya? So is it less than 1%? Naku, talo ka pa sa inflation. Baka taxable pa yan kung saan mo nilalagay. So 12% versus 8% by effect of taxes. So that's 6.4 million versus 1.6 million. If you put 100,000 into an account, and in 9 years, it guarantees to double to 200,000, what is your rate of return? Definitely, that's 8%. So if you ignore paying the balance on one of your credit cards is 36%, in how many years will your debt balance double? Within 2 years. So yung rule of 72, hindi lang pala siya nagagamit sa investment, no? Kaya rin po siyang gamitin in computing sa utang natin, lalo kung may interest po yung utang natin, no? Kung hindi mo binabayaran yung utang mo, malalaman mo gano'ng kabilis dumoble yung value ng utang natin. Diba? So credit cards, maraming nagkakamali dun eh. Diba? Lalo na pag na-offeran, ma'am, 3% interest lang po. O, diba? Marami na akong narinig na ganyan. So, ang common nilang iniisip, wow, 3% lang. Diba? Napakaliit ng interest rate. But what they're missing out is 3% per month. So, in a year, napakalaki nun, diba? So, you have to be very careful about that, okay? Can you imagine 36% yung interest rate ng utang mo as to compare kung kahit pa sa 12% ka naglalagay ng investment? Talong-talo ka, diba? Kasi yung nilalaki, yung nagiging growth ng utang mo is 36%, pero ang income lang ng investment mo is 12%. So, kinakain lang yung interest ng utang mo, yung interest ng investment mo. Napakamali pong invest strategy niyan in terms of funding your finances. So, wag po tayong magkakamali dyan. So, stocks, bonds, bills, and inflation. 1926 to 2013. This new era brings a turbulent market of ups and downs. There is a need to protect against down market. So, compound annual return if you're investing in stocks during this time. Kakumbisa ko pa lang po ito, no? 2012 po ako nag-start when I joined IMG. Small stocks, roughly around 12.3%. So, large stocks, roughly around 10.1%. Government bonds, syempre mas mababa yan. Kasi less risk, lower risk rather. So, 5.5%. And then, treasury bills, 3.5%. Inflation, 3%. O, diba? So, bumababa yung value ng pera mo by 3%. Pero kung dito nakalagay yung investments mo, angat ka pa rin. Okay, inflation. In the last 34 years, from 1981 to 2014, the Philippine inflation rate, in average to, kasi from 1981 to 2014, magkakaiba yan per year. So, nilagay natin siya in average, it's at 8.8%. In the last 22 years, from 1994 to 2015, it's around 5.3%. So, in the last 15 years, from 1999 to 2013, the Philippine inflation rate is around 4.8%. So, assume inflation, let's say 4%, yung assume inflation natin, no? What will your 1,000 do in the next 36 years? Tingnan natin, napakaganda nitong slide na to. Ang average inflation rate mo for the past 15 years is 4.8%. So, gamitin natin, 4%. So, 72 divided by 4 is 18. Meaning, kung sa inflation natin siya gagamitin, di ba ang inflation, assume inflation natin is 4%, using the rule of 72 divided by 4, meaning every 18 years, bumababa yung value ng pera natin. Di ba yun yung effect ng inflation? Ang pinaka-simplest way to describe inflation is yung pagbaba ng purchasing power ng pera mo o yung pagbaba ng value ng pera mo. Okay, tingnan natin. Kung meron kang 1,000 from now, tingnan natin, years from now, purchasing power decrease, increase inflation amount equal to 1,000. So, years from now, alibawa ngayon, no, ang purchasing power niya is 1,000. So, walang nagbago kasi ngayon pa lang yan. Pero kung 4% ang inflation rate mo, after 18 years, nag-decrease na siya into half. Diba? So, ang purchasing power na lang niya is 500 pesos. Meaning, 1,000 pesos pa rin siya physically,
pero hindi na worth 1,000 yung kaya niyang bilhin. Ang kaya niya na lang bilhin by 18 years from now, kung 4% ang inflation rate mo is worth 500. So, para mapantayan mo yung 1,000 na value niya 18 years before, kailangan meron kang 2,000 pesos. O, di ba? Napakasimple na ng explanation. Mag-add tayo another 18 years kung 4% pa rin ang inflation rate mo. So, ang value na lang niya hindi na 1,000, 250 na lang. Para mapantayan mo siya, kailangan meron kang 4,000 pesos. O, di ba? Kaya ngayon nabibili natin 10 years ago, 20 years ago, hindi mo na siya kayang bilhin ng same value ngayon, di ba? This is because of inflation. So, how much would you need to retire in 36 years? Diba? Kung ngayon, ang planning mo is, ang enough na retirement fund for me would be 5 million. Eh, kaya lang 36 years from now yan. Baka yung 5 million ngayon, comfortable ka kung ngayon ka naka-retire. Pero 36 years from now, kung ipa-factor in mo yung inflation, kulang na yan, maliit na siya. So, dapat higher than that. So, what is the cost of college, university, education 36 years from now? Okay, the effect of tax and inflation on your purchasing power. Exercise number one. Tignan nga natin kung meron talagang epekto ba. Di ba lagi natin sinasabi yan? Dapat kapag nag-i-invest tayo, tinitingnan natin, pina-factor in natin yung tax sa ka-inflation. So, with this exercise, makikita natin totoo ba or tama ba? And I hope mas maintindihan natin ito. Ano bang epekto ng tax at inflation? So, exercise number one, halimbawa, nag-save ka ng 100 pesos, no? At a bank that returns 1% interest, ibig sabihin, naglagay ka ng 100 pesos sa banko, si banko bibigyan ka ng 1% interest rate. So, ang 1% ng 100 pesos ay 1. So, ang total mo niyan, pero kailangan mo i-deduct ng tax, di ba? So, you pay tax at 20%. So, minus 0.20. Kasi yun yung 20%. So, net after tax mo is 100.8. Okay? E kaya lang kailangan mong i-factor in din ng inflation. Let's say ang inflation is roughly around 5%. So, ano yung 5% ng 100.8? So, minus 5 pesos. So, ang actual return after tax and inflation niya is 95.8 pesos. So, lugi ka pa, no? 100 pesos yung binigay mo. Kumita siya ng 1%. Kaya lang, kailangan siyang taksan, tapos bumaba yung value niya per year ng 5%. So, ang value na lang niya, ending value na lang niya is 95.8. So, lugin-lugi. So, kung naglalagay ka daw ng pera sa 1%, ito yung kailangan mo itanong sa sarili mo, no? Are you actually gaining or losing money? Kumikita ka ba o nawawalan ka ng pera? Exercise number 2 tayo. If you save 100 pesos under your pillow, hindi mo daw nilagay sa banko. So, obviously, walang interest rate yan. May makikita abang pillow na magbibigay ng interest rate? Siyempre, wala. But with this exercise, I will show you na kahit hindi mo ginagamit yung pera mo or hindi mo ginagastos, kung hindi mo siya ini-invest, you're also losing money. I'll show you. Under your pillow, so zero interest rate yan. So, siyempre, wala kang babayarang tax. So, ang value pa rin niya is 100 pesos. Akala natin walang nagbago, right? But you need to factor in inflation. So, inflation is 5% minus 5 pesos. So, ang ending value na lang yan is 95 pesos. Lugi ka pa rin. Diba? So, are you gaining or losing money kung hindi mo ini-invest? Okay. Exercise number 3. If you save 100 pesos at 6% interest rate, so, ang 6% ng 100 ay 6. If you pay tax at 20%, so, less 1.2, so, net after tax is 104.8. Inflation is 5%, so minus 5 pesos. Lugi ka pa rin, no? So, kahit pala sa 6% ka naglagay, kung ang tax rate mo ay 20% at ang inflation rate mo ay 5%, lugi ka pa rin. So, you must get more than 6% in interest to beat taxes and inflation. Again, uulitin ko. Nag-i-invest ka na ba in more than 6%? Kung hindi pa, umpisahan mo lang. With the 3 exercises that I have shown you, simple lang naman po yung mensahe na gusto kong iparating, no? Alam niyo po ang pag-i-invest sa tamang investment vehicle is a must. Hindi na lang siya para sa mayayaman. Para po siya sa lahat ng tao na kumikita. In every income-earning person, kailangan po nating mag-invest. Kagaya na siya ng pagkain, paghinga, pagligo, pag-inom. It's a must. It's a necessity.
Because gaya ng pinakita ko kanina, kahit sa pilo mo lang ilagay yung pera mo, or kahit sa lata lang siya ng Pringles, or kahit saan mo lang ilagay, no, na walang interest rate, because of inflation, bumababa pa yung value niya. So, kailangan talaga siyang invest para hindi mawala yung value. Okay? So, where do you put your money? Nothing in the world is certain for except death and taxes, di ba? You make money, they tax you. You spend money, they tax you. You save money, they tax you. And when you die, they tax you. So, hindi po natin natatakasan ang tax. But there are ways para ma-minimize natin. No? So, reduce the impact of taxes. When saving, you want to consider the effect taxes can have on your income. So, don't pay more than your fair share of taxes. Max out the tax deduction allowed on your home, medical, and family. Diba? When I was working in the Philippines, I remember, although medyo matagal na yan, no? I remember you have to declare, say for example, kung single ka, pag single ka, mas mataas yung tax mo. Kung may mga dependents ka, kailangan mo i-declare para ma-lessen yung tax. So as much as possible, stay updated sa mga kailangan natin i-declare para nang sa ganun, ma-minimize natin or ma-max out natin yung deduction na pwede natin malibas sa tax payment. And then having your own business also gives you deduction on supplies, meals, equipment, entertainment, etc. Please check with your tax professional. So dapat itong mga bagay na ito, chine-check natin. So one of the most realistic investment option to outpace inflation and harness the power of tax advantage is, as we all know, mutual funds, di ba? Because outpace inflation kasi ang interest rate in mutual funds is higher than inflation. And as we know, as of now, hindi pa po taxable ang mutual funds investment. And one good thing about being an IMG member, even po ang entry fee ay kaya nating zero out, di ba? One of our benefits in being an IMG member is hindi po tayo nagbabayad ng entry fee, di ba? So, zero entry fee tayo. Okay, mutual funds. Ano ba si mutual fund? What is a mutual fund? A pool of money invested for you by an investment firm. So, pool of money, ibig sabihin, pinagsasama-sama yung pera ng mga investors and then they invest in iba-iba yan, blue chips, depende. Kung ano yung portfolio na napili mo. So, this is the reason kung bakit even middle-class people can invest kasi you're not investing directly, hindi kailangan ng malaking pera, no? Pinagsasama-sama yung pera ng maliliit na tao para nang sa ganun magkaroon ng kapangyarihan to buy stocks in stock market, probably in balance fund, in bond fund, iba-iba, even in government. So, invest in variety instruments like stocks, bonds, and government securities. So, hire someone to manage the money. This is the reason kung bakit po kami sa mutual fund nag-invest. Because although medyo may knowledge na kami about investment, di ba, hindi pa rin mapapantayan yung expertise ng ating mga fund managers. So, we want to maximize kung ano yung pwede kitain ng pera natin, di ba? And then, potentially, reduce the risk of by purchasing a diversity of many stocks or bonds, etc. You know why? Because mutual funds, di ba, rule of thumb in investment yan? You have to invest in, you have to diversify your investment. Do not put all your eggs in one basket. Para na sa ganun, mag-down man yung isa, meron kayang humata. But one advantage of investing in mutual funds is it is diversified in nature. A mutual fund company cannot invest more than 10% of its funds in one division only. So kung hindi kayang mag-invest or hindi allowed mag-invest more than 10%, so definitely, at least you have 10 or more na pinagda-diversify o pinaglalagyan ng investment mo. So, talagang diversified siya. So, mutual funds is usually classified into three. Bond fund, balance fund, and stocks or equity fund. So, as we know, gaya ng binibigay namin instructions or advice sa inyo, huwag basta-basta mag-open ng mutual fund account, not unless you have, meron kang naka-tie up na goal dun sa investment mo. Para alam mo kung saan mo siya ilalagay, sa bond fund ba, balance fund ba, or stocks and equity fund. So kung gagamitin mo yan mga 3 or 4 years from now, so sa bond fund lang natin ilagay, low risk, low return. Kung sa balance fund naman, siguro yung mga gagamitin natin 5-7 years from now, diba? So medium risk, pero medium din yung return. Kung for retirement fund yan, gagamitin mo 10 years or more from now. So definitely, you want to maximize yung pwede niyang kitain. So lagay natin sa stocks and equity fund, di ba? High risk, pero high return.
Coach, meron bang investment na no risk? Lagi namin na kukuha yung tanong na yan. Meron. So no risk, kaya lang no return din. Gusto mo ba ng ganong investment? Siyempre ayaw natin yan, di ba? So wala, there's no such thing as, there's no such investment as no risk. Ang meron lang po is, yeah, no risk, pero no return din. Yun, yung lalagay mo lang sa ilalim ng unan mo. No risk talaga yan. Pero yun nga, no return din. Okay, so mutual fund investors can make money in three ways. Income returns from the fund. Number two, capital gains from the fund. Number three, capital gains from the sale of your fund share. So ganito siya, no? Napakasimple lang naman. So, yung pera natin, ng mga mutual fund investors, pinagsasama-sama. So, depende kung anong in-open natin mutual funds. Is it balance fund, bond fund, or equity fund? And then, depende rin kung anong dineclare natin na risk tolerance natin. Diba? Sa mga forms na pinilapan natin, the fund manager will be able to see that. So, si fund manager, pag-aaralan niya kung anong takbo ng market for the day, and then, i-diversify niya yung funds natin. Lalagay niya sa stocks, sa bonds, money market. And then, kung anong kitain niya, binabalik niya dun sa fund natin, pwedeng in a day, may mag-pull out. So, yung mag-pull out ng investment, nililiquidate yung investment niya. Kung ano yung matitirang funds, will be reinvested again. Okay? So, ganun lang siya umiikot. So, your investment in a mutual fund is part of a larger pool of money that is used to purchase other investments. So, how to calculate yung NAVs na tinatawag or net asset value per share or NAV, net asset value. So, yung NAV or assets minus liabilities, that would be your number of shares. Napakasimple lang. So, benefits of a mutual fund. So, low investment minimums, liquidity, diversification, professional money management. So, low investment minimums. A mutual fund can be an easy entry to investing as you don't need a large amount of money to start. As we know, you can open a mutual fund investment for as low as 1,000 pesos. You can top up an investment in mutual funds for as low as 500 pesos. So, wala na talagang dahilan para hindi tayo makapag-invest regularly. Diba? If you have bigger cash flow, syempre mas malaki yung pwede nating invest. But for the sake of discipline, and for the sake of continuously building wealth, during times na talaga medyo gupet, wala talagang extra money to invest, you can top up for as low as 500 pesos. Kung hindi ka pa nakapag-open ng mutual funds, you can open a mutual fund account for as low as 1,000 pesos. O diba, napakasimple na niya, talagang very affordable, kayang-kaya nang gawin, even middle class people. Liquidity. So you can get in and out of the investment with relative ease. Diversification, ito yung explain ko kanina. Risk is spread out over a large number of industries and asset categories to help minimize loss. Professional money management. Professional money managers research, select, and monitor performance of the fund purchases. So, si fund manager, ginagawa niya yung mga pag-aaral about the stock markets and pag-monitor ng performance ng fund na pinurchase natin. Those are the things na lalo na kung tayo ay nagtatrabaho, di ba wala tayong enough time to do that? So, if you're investing in mutual funds, a professional fund manager is doing that on our behalf. So, money cost averaging, isa to sa pinaka-effective na strategy in investing. Sabi nga, no, the only risk in investing is yung nakabili ka sa mataas na price pero hindi ka nakabili sa mababang price. Talagang lugi ganun. Kaya lang, the question is, alam ba natin kung kailan tataas yung presyo at kailan bababa? Diba? Can we predict? Do we have enough time to predict? At pag-aralan ng market. So, the best solution is to do cost averaging. Cost averaging is continuously putting money regardless kung up or down yung market. You know why? If you do that, definitely you'll be able to buy shares at the time na mataas yung presyo niya. Pero kung regular ka nag-i-invest, you'll be able to buy also at a low price per share. So, ibig sabihin na na-average mo siya. Diba? So, tingnan natin kung effective ba ang money cost averaging. Monthly contribution. Halimbawa, month 1, naglagay ka ng 100 pesos. Ang price per share ng month 1 ay 100 pesos. So, nakabili ka ng 1 share. Okay? Month 2, regardless up or down yung market, naglagay ka ulit ng 100 pesos.
Eh, nagkataon, nung 1-2, medyo down yung market, 50 pesos lang siya per share. So, mas marami kang shares na nabili, right? 2 shares. Nung 1-3, naglagay ka ulit ng 100 pesos, mas down yung market, 25 pesos per share. So, mas marami kang nabili, 4 shares. Month 4, 100 pesos, bumaba pa lalo yung market, 20 pesos per share. So, yung 100 mo, ang nabili niyang shares ay 5 shares. On the month 5, tinuloy mo pa rin, same amount, 100 pesos. Medyo nakabawi na, 25 pesos per share. So, nakabili ka ulit ng 4. And on the month 6, naglagay ka ng 100 pesos, bumawi na siya or bumelta na siya sa 50 pesos per share. So, yung 100 pesos mo, nakabili ng 2 shares. Take note, dito sa magiging computation natin, hindi pa siya nakabalik sa 100 pesos per share, ha? Tingnan natin kung at month 6, magbenta ka, kumita ba yung pera mo or hindi. So, ang total contribution natin for the next, dun sa 6 months na nag-invest ka, since 100 pesos per month yung in-invest mo, so, ang total contribution mo ay 600. Ang prevailing price per share mo on the month 6 ay magkano? 50 pesos. Tingnan natin yung total number of shares accumulated. So, total shares na nabili mo is 18 shares. Kung ibibenta natin sa 50 pesos per share, itong 18 shares na to, kumita ka ba or hindi? Yun yung titignan natin. So, 18 shares multiplied by 50 pesos, yung last share price is 900 pesos. That's the total value after 6 months. Balikan natin, magkano yung total contribution mo? 600. Diba? Pero magkano yung value ng investment mo at 50 pesos per share, it becomes 900. Bakit kaya ganun? It's because nakabili ka dun sa 100 pesos per share, pero dahil hindi ka tumigil, hindi mo ininda kung down yung market, nakabili ka dun sa mababa yung price. So, ibig sabihin, mas maraming shares kang mabili. Diba? That's why, kita ka pa rin na magkano? 300 pesos. That's your gain after 6 months or 50% over 6 months or 8.3% per month. Okay ba yun? Diba? Napakasimple lang eh. The question here is, alam ba natin kailan magda-down yung market, kung kailan mag-up yung market? Hindi, di ba? So, the best way to do it is money cost averaging. Continuously, mag-set aside ka. As we suggest, 20% of your total income should be into invest. Kailangan ilagay natin sa investment. So, every month, set aside 20% or more kung kaya mo, ilagay mo sa investment. Regardless kung up or down yung market, lalo na kung hindi naman natin kaya ipredict. O, diba? Sa PSEI 1986 to 2017, kung titignan natin, maraming nangyari dyan. Coup d'etat, EDSA 2, yung People Power Revolution, US housing bubble pops. So, talagang nag-down yan, no? Ang nakita natin, I think around 2008 ito, 2009, talagang nag-drop. Pero kung titignan natin, anong manonotice mo dito sa graph na to? Sabi dito, even though there are economic downturns in the past, the local index upward trend is strongly evident. Ibig sabihin, yes, may up and down, but in the long term, pataas naman yung trend niya eh. Right? So, the key in investing is to invest in long term. Okay? So, know your risk tolerance. Examples of asset allocation. Diba? Ito yung sabi ko nga kanina, very simple lang na. Very simple lang yan. So, kung low risk, low return. Kung medium risk, medium din yung return. And then, kung high risk, high return. Kung no risk, no return. Diba? That's how simple yung ibig sabihin itong graph na to. So, as your life changes, your purpose changes too. When you're younger, might be more willing to be aggressive. And when you're older, you may want to be less willing to take risk. So, kung habang bata ka pa, retirement fund ang pinaghahandaan mo, definitely, pwede mo yan ilagay dun sa medyo aggressive na investment. Pero as you age, slowly, kailangan mo na yung ilipat into a more moderate or yung medyo conservative na investment portfolio. Kumikita pa rin ng interest, pero medyo mababa na yung risk. Okay? So, effect of negative. Example, 1%. Gano'ng ka-importante yung investment na zero negative? Ito, ang gusto ko namang i-emphasize is, as you know, yung investments natin sa, di ba, merong investment component si Kaiser, ang floor niyan is 3%. So, hindi siya nagde-negative, right? Also, with Manila Bankers Life, yung most 18 natin, di ba, zero negative yung premium deposit fund natin doon, or PDF.
ano ba yung epekto nun or gano'ng kaganda yung investment na zero negative? Ganito siya. Kung year 1, ayan, si Mr. A, no? Positive 10% yung earnings ng investment niya. Kaya naman nung year 2, negative 10%. Year 3, positive 10. Year 4, negative 10. So on and so forth up to the age, up to the year 10. So positive, negative. Kung hindi ka properly educated about finances, if you look at this, kung titingnan natin tong illustration na to, no? Positive 10, negative 10, so titingnan natin, parang break-even lang, right? Pero that's not how it is. Pakita natin in terms of yung amount itself. Kung year 1, kumita ng 10% yung 1,000 mo, so ang ending price niyan is 1,100. Eh kaya lang year 2 nang negative 10 ka. Saan kukunin yung negative 10? So, 1,000 ba? Hindi. Dun sa 1,100. So, ang negative 10% na 1,100 is 110. So, magkano yung ending value ng pera mo? 990. Year 3, positive 10 siya ulit. So, isipin natin, nakabawi, no? Pero tingnan natin, ilan pa yung 10% ng 990? 99 lang. So, nakabalik ba siya dun sa 110? Hindi. Kung patuloy at patuloy itong mangyayari, tingnan natin magkano yung ending price or value. O, di ba? Sa year 10, instead na kumita ka, yung 1,000 mo na kapital, after 10 years, naging 950 lang. Because of positive, negative. So, yun po yung epekto ng negative investment. Okay? So, kaya napaganda maglagay ng investment also into an investment vehicle that na zero negative. Gaya ng ating most 18, di ba? And also Pfizer. So, can you handle the loss? Potential portfolio investment loss. So, kung negative 10% yung naging loss ng investment mo, para makabawi ka, ito yung percentage na kailangan mo, no? To gain, gain required to get back to even. Para lang mag-even out. Hindi pa to kumita, ha? Mag-even out na. Para mabawi mo yung 10% na loss mo, dapat ang next na rate of return would be 11%. Kung 20%, should be 25%. Kung negative 30%, should be 43%. Kung negative 40, should be 67%. Kung negative 50, should be 100%. And kung negative 60, should be 150%. O, diba? Mutual funds, asset allocation, diversification, and rebalancing in action. Ito, medyo na-explain ko na sa inyo. It's very, very easy to understand. Okay, so benefits of a mutual fund. Emotional investing often leads to lower returns. Diba? So, investors should find a fund that is suitable for their risk. Risk tolerance over the long term rather than investing in and out of market based on their emotions. Pinakamaling gagawin natin yan. I've been reading in social media right now. There are a lot of investors, especially direct investors, no? Dahil nga hindi masyadong mataas yung kanilang financial intelligence, kinakabahan ngayon kasi down yung market. Talagang red po lahat. Pero, diba? Kung ngayon yung member ka, naiintindihan mo what is happening and what is the best thing to do right now. And hindi tayo dapat kabahan, right? So, ang pinakamaling gawin is yung bumili ka dun sa mataas na presyo, tapos ngayon medyo red na sa kamagbenta. Dun ka talaga talo, diba? Pero kung mahayaan mo lang yan, ang tawag dyan paper loss. So, intayin mo lang makabawi. And if you have extra money, at kung i-apply talaga natin yung money cost averaging, this is the best time for you to buy more shares. Kasi nga nakasale siya. So, passive versus active management. Passive asset management, buy and hold strategy for investors to manage risk by allocating investments among a broad array of asset classes and holding such asset for an extended period of time regardless of market condition. So, passive management investment offer broad diversification with generally low expenses and tax efficiency. So, passive versus active management, ito naman pag active asset management. It's a strategy where the portfolio holdings are adjusted on a continuing basis in response to market and economic condition. So, in theory, this strategy has the ability to defend against down markets. Generally, there are higher costs and fees associated with active management. So, saving for your kids' education. Dito na tayo. Kasi maraming, ito yung concern eh, paano ko ba paghahandaan yung kids' education ko? Especially college, medyo costly, di ba? So, do you know how much you need to raise a child until 18 years old? So,
Philippine average estimate is around 2 million per child, okay, up to the age of 18. So food expense niya halimbawa 60 pesos per meal, eh tatlong beses yan kumakain, so times 3. Times 30 days in a month, times 12 months in a year, up to the age of 18. So multiply again to 18 years. So that would be 1.1 million, pero pagkain pa lang yan. Food expense pa lang siya. So may mga other expenses pa like milk, education, clothing, medicine, pamasahe, lahat na. Diba? So do you know how much you need to send this child to college? Ayan, tingnan natin. Kasi itong kinumpute natin per child, 2 million daw eh. Kasi for food alone, 1.1 million na. This is kung 60 pesos per meal, kumakain siya ng 3 times a day. But as we all know, bilang Pilipino, di ba most of the time, 5 times a day yan. So mag-breakfast, mag-merienda in between, around 10, tapos magla-lunch, tapos merienda ulit in between, and then dinner. Minsan nag-merienda pa ulit bago matulog. So definitely more than 1.1 million. So how much you need to save your kids' education? Okay, saving for kids' education. Do you know how much you need to send this child to college? So type of tuition. Estimate college education. Ang cost ng four-year course, as of 2015 pa to ha. So tuition and fees in 2027 the Philippines, kung ang inflation rate ay 6%, which doubles every 12 years kung gagamitin natin yung rule of 72. So sa private, 1 million as of 2015. Kung ang inflation rate mo ay 6%, so by year 2027, dumoble na siya, 2 million na. Kung public, 400,000, by year 2027, 800,000 na yan. So college debt reached to 1.2 trillion in the US, surpassing credit card and auto debt totals. In 2015, the average student graduated with over $35,000 in student loans. So if a tuition at a private university in 2015 cost 40,000 a year, assuming tuition currently increased by 6% every year, 1 year of tuition cost in 2027 will be 72 divided by 6, which is the interest rate, is 12. Doubles every 12 years, that would be 2 million. Gaya ng pinakita dun sa unang computation sa taas. Okay, so tignan natin. This is the 25 of the most expensive private schools in the Philippines with 2019 rates. O, diba? Siyempre, kung pag-aaralin mo yung anak mo, ako personally, kung magka-college yung anak ko, gusto ko doon na sa magandang school, hindi ba? That is kung afford natin. Tingnan natin kung afford pa. So, pili tayo dito. Say, for example, ano bang medyo sikat dito na university? De La Salle University. So, De La Salle University, 2019, no? Ang tuition per year is 210,000 to 225,000. Okay? Tingnan natin sa Ateneo de Manila. 170,000 per year. San Beda, 140 to 150. Mapua, kung medyo engineering ang kukunin niya, no? So 105 to 155,000. St. Paul University in Manila, 100,000 to 120 per year. Don Bosco, 98,000 per year. FEU, Far Eastern University, 94 to 100,000 per year. Kung HRM niyan, Philippine Women's University, yan ang best school dyan, 87,000 to 105,000 per year. So talagang napakasakit po niya sa bulsa. Pero syempre, lalo na kung magulang ka, no, I understand na pagdating sa education ng kids natin, gusto natin ibigay lahat ng kaya natin ibigay. So might as well, as early as now, alam natin na ganito yung cost, so ang kailangan natin gawin is paghandaan. So how much you need to save? You send your child to the top 25 expensive schools, 100,000 per year tuition fee, 150,000 per year yung registration, kasi tuition fee pala yung pinakita natin. Siyempre may registration. Projects, textbooks, books, uniform, meals, transportation, other school activities. 250,000 per year, total present cost, estimated minimum. So you send your child to other schools, sabi natin hindi dun sa top 25 expensive schools, 50,000 per year na tuition fee. Plus another 50,000 para dun sa other expenses. So that is still 100,000 per year, per child. Paano kung meron kang dalawa, tatlo, or apat na anak, diba? So this is per child. So do you think 100,000 per year is enough?
Ngayon, yes. Pero, kung bata pa yung anak mo ngayon, pagdating ng time na college siya, so definitely more than 100,000. So, cost of college education, ang present is 100,000 per year to 250,000 per year. What's the equivalent cost 10 years from now? Diba, halimbawa, ang anak mo ngayon is around nasa 6 or 8 years old pa lang siya. So, 10 years from now, magka-college siya. Diba, kung ang present cost is 100,000 to 250,000 per year, magkano yung kakailanganin mo by the time na college na sila? 10 years from now. So, from child tuition statement noong 2013, the average tuition fee increase per unit for school year 2013 to 2014 is 37.45 pesos per unit or 8.5% nationwide. This is the lowest percentage increase in the past 10 years. Take note, lowest pa yun. So it can be higher than that. So let's use 5% increase in tuition fee and other expenses. Sabihin na lang natin 5%. So how much you need to save? Example, 5% yung increase na per year. So ang present cost is 100,000. May increase siya na 5% per year. So after 10 years for a 4-year course, year 11, 171 na siya. Siyempre 4 years yan, di ba? So year 12, 1979,000. Year 13, 188. Year 14, 197. So for college alone, kakailanganin mo ng at least 737,000 for tuition fee alone. Or other expenses, kung hindi siya dun sa top 25 expensive schools. So sabihin natin, yun yung kailangan mong pagandaan. So anong kailangan mong gawin? You need to save at least 2,894 pesos per month dun sa 12% na interest rate, which is very doable. Diba? So kung gagawin mo to as early as now, mag-save ka ng at least 3,000 pesos per month, lagay mo sa 12%, after 10 years, you can send your child to a school that will give you an expense of 100,000 per year. What if kung dun mo siya nilagay dun sa top 25? Gusto mo dun siya mag-aral sa top 25 most expensive schools in the Philippines. Kung ma-increase siya ng 5%, after 10 years from now, ang 4-year course would be this much. So year 11, 427.5, year 12, 448, year 13, 471, and year 14, 494,000. So in total, in 4 years, it at least a little less than 2 million, 1.8 million. O, di ba? For one child. So what we need to do is to save at least 7,500 per month at 12%. Siyempre, kung mas lower yung interest rate, mas mataas yung kailangan mo invest. But I will not advise you that. Nilagay lang natin dito for the purpose of showing you na mas malaki yung kailangan mo invest kung sa mas mababa ka maglalagay ng investment. But since you will be needing this 10 years from now, so lagay mo dun sa 12% or higher. Diba? So kung pangarap mo na ilagay or pag-aralin yung anak mo dun sa top 25 universities in the Philippines during the college days, this is what you are looking into, an expense per child roughly around 1.8 to 1.9 million. So start investing now, 7,500 per month at 12%, which I think is kayang kaya naman, very doable, no? Apply lang natin yung concept in increasing cash flow. So where will you save? Sa banko? Siyempre, hindi. Hindi ka naman bibigyan ng 12% na interest rate ng bank, right? Napakaliit ng interest rate sa bank. Sa mutual funds, definitely yes. Doon mo makukuha yung 12% or more. Insurance policy, depende kung saan mo ilalagay. Magkano yung interest rate niyan? Kung meron siyang investment component. So, do your children know that you are saving money for their education and that you expect them to go to college? Dito pumapasok mo yung tinuturo natin na no family left behind. If you're learning how to invest and to manage your finances, mas maganda habang bata pa yung anak natin, unti-unti natin siyang minumulat sa kung paano mag-handle ng finances properly. And mas maganda, he or she is informed na ito pinaghahandaan natin yung college mo. Kaya there are things na hindi natin, pipiliin natin hindi bilhin simply because we don't need those. Kasi ito yung pinaghahandaan natin. Okay? So, workshop 4, building a wealth homework. Sit down with your trainer to understand how you can implement these concepts. Start to prepare for college. Kung meron kang anak na medyo malayo pa sa college years, you have enough time para
Paghandaan yan. So, huwag kang kabahan. I-apply mo lang yung concept na tinuturo natin. And if you'd like to review, di ba, or to know more, understand more, we suggest that you read pages 6 to 31 and 61 to 83 of The Secret to Saving and Building Your Future book. Okay? So, that's the end of our workshop number 4, Building Wealth and Asset Accumulation. I hope that you continuously build wealth, dagdag ng dagdag sa investment, continue your discipline to increase your cash flow para meron tayong patuloy na nailalagay o nailadagdag sa investment natin. No, it doesn't matter how much yung nilalagay natin. Ang importante dyan is regular tayo naglalagay, no? Because darating yung time na hindi mo namamalayan, lumalaki na yan. So, mas maganda na yung savings and investment natin yung lumalaki kesa yung responsibility natin sa yung utang natin. And I pray yun naman talaga yung lahat na, yun yung gusto talaga nating ma-achieve. Especially with these efforts na binibigay natin para to go online, watch videos as such. And sa pag-upload namin ng mga teachings, I hope you're learning. And I hope we are able to impart financial knowledge and concept that will be beneficial for you. So that's it for our financial coaching number 4. I hope nakadagdag ito sa inyong financial knowledge. And see you in our next financial coaching. Hi, IMG Ohana family. Okay, so if you have questions and clarification, mati ko na makalimutan, no? If you have questions and clarifications, please feel free to message us, send us a message, keep in touch with us. We're very much always online. Kung hindi mo kami online, just leave a message. Kung meron kayong mas gustong matutunan or meron kayong gustong i-clarify about this video, feel free to get in touch with us. Okay, thank you.